Itinayo ni Jesus ang iglesia. Mga bata, alam niyo ba ang kahulugan ng iglesia? Ito ay galing sa salitang Griego na iglesia na ang kahulugan ay kalilipunan, grupo o mga pinagsama-samang lingkod ng Diyos, kaya tinatawag din itong iglesia ng Diyos. Isang araw, nang kasama ni Kristo Jesus si Pedro, nang itinayo ng Panginoon ang iglesia, siya ay nagsalita kay Pedro at sinabi, "At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya." Itinayo ng Panginoon ang kanyang iglesia noong siya ay nandito pa sa lupa. Itinayo niya ito sa ibabaw ng bato na ang ibig sabihin ay napakatibay ng iglesia ng Diyos. Kaya pati ang pintuan ng Hades o masama ay di kayang magtagumpay o manalo dito. Pagkatapos ito mga bata, sino-sino kaya ang niligay ng Diyos sa kanyang iglesia? Halina at ating ipagpatuloy ang kwento. Ang Panginoong Diyos ay nagsimulang tipunin ang mga alagad na kakatawan at magiging kasangkapan upang magpalaganap ng kanyang mga salita at magsiligtas ng mga tao. Kaya tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Una ay si Simon na tinatawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. "Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hintil o sa alinmang bayan sa mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalan tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga masasamang espiritu." Pagkatapos tipunin ng Panginoong Diyos ang kanyang mga alagad, ay nagbigay siya ng bilin o utos sa mga ito. Kanyang sinabi sa kanila, "Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y suma sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan." At dito nga nagtatapos ang ating kwento. Ano nga ba dapat ang ating aral na dapat matutuhan? Ang kwentong ating itinalakay ay tungkol sa kung paano itinayo ng Panginoong Kristo Jesus ang iglesia. Ito ay maihahantulad natin sa pagbuo ng grupo, samahan o organisasyon. Kailangan itong planuhin mabuti, pagkatapos ay pumili ng mga tao na mamumuno o mamamahala rito para ito ay magtagumpay sa kung anuman ang hangarin o pangarap ng grupo o organisasyon. Kinakailangan din ng maliwanag ang visions at mission ng samahan para ito ay maging maunlad at may pagtapos na mabuti at maayos. Itinayo ng Panginoong Diyos ang iglesia upang mangaral at magligtas ng mga tao sa mundo. Ito ang pangunahing dahilan ng vision niya, kaya naglagay rin siya ng mga alagad na magiging kasangkapan o instrumento ng Diyos upang makapagpahayag ng kanyang banal na aral. At dahil na rin gusto niya na lahat ay makapakinig, maligtas at makasama niya sa pangakong buhay na walang hanggan. Kaya bilang pamana, maliit man tayo sa paningin ng mga tao, dapat tayong makinig ng mabuti sa bawat aral na ating napapakinggan at natututuhan. Sa paraang ito, maaari rin tayong maging tagapagsalita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-share sa kapwa-bata natin ng mga napapakinggan nating aral sa pagsambang pamana.